Hiningin mo ang Panginoon na kilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal Espiritu, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid, ating ngayong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iunawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin, at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman niya ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kalawalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang, at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangmahalaan, kapangyarihan at pamunuan, higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. At hanggang sa langit laging pupurihin, aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang likha mong langit kung aking pagmamasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukal mong kaligayain? Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo.
Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yun, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ay nagsasabi sa atin, nagpapaalala kung paano ang ating kumbaga pagrelasyon sa ating Panginoon. Ang pagkilala sa Kanya, ang pagmamalaki sa Kanyang pangalan upang Siya ay ating ibahagi. At Kanyang sinambit na kung Siya ay kikilanlin natin, tayo ay Kanyang kumbaga, kikilanlin din, ngunit kung sino man ang magtatwa sa kanya sa harapan ng mga tao, itatatwa niya din. Kung baga pagsasabi, di po ba, kung tayo ay Kristiyano, ating ipagmamalaki na tayo ay alagad ng Panginoong Hesukristo, alagad ng Puong Nazareno, at ang kanyang mga gawa ay ating susundan. Pero meron siyang sinabi dito na ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kumbaga ang tanong natin, naku, paano yun? Paano yan kung ako ay, paano ko malalaman na ako ay lumalait na sa banal na Espiritu? Ang paglait sa Espiritu Santo ay pagsasabi na siya ay walang magagawa sa atin, hindi niya tayo mapapatawad at hindi niya tayo matutulungan. Kumbaga, itinatwa din natin siya na hindi tayo kayang patawarin. Pero ang tanong,
Mayroon bang hindi kayang patawarin ng Diyos kung tayo ay hihingi ng tawad? Sa ating mga magulang, anong kasalanan ang hindi napatawad ng ating magulang kung tayo ay lalapit, magsusumamo, magpapakumbaba, aaminin ang ating kasalanan at sasabihin natin, sorry po, nagkasala po ako. Ganon din sa ating Panginoong Diyos, sa Espiritu Santo. Ang hindi kayang patawarin ng Diyos ay yung mga kasalanan na ayaw nating ihingi ng tawad. Yung ating pagmamalaki na sasabihin natin, kaya kong sarili ko, I can manage. Hindi po. Magpakumbaba lamang tayo, aminin, dagukan ang sarili, ihiling, patawarin mo ako, Panginoon. Ako po ay nagkasala. Pinagdudahan ko ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, na ako ay inyong mapapatawad. Nagsusumamo po ako. Sigurado ko, patatawarin tayo. At ang banal na Espiritu na siyang kumikilos sa atin, nagbibigay sa atin ng inspirasyon kung paano tayo mamumuhay ng mabuti, tanggapin natin siya sa ating buhay. Bakit? Pag hindi natin siya pinapasok sa ating buhay, kapag yung empty space na yan sa ating puso, mayroong papasok yan na hindi mabuti. Siya ba ang tatanggapin natin yung masamang espiritu na pwedeng, kumbaga, pumasok sa atin? Sa ngalan ni Jesus, sasabihin natin sa masamang espiritu, umalis ka sa akin. Sa ngalan ni Jesus, umalis ka sa akin. At imbitahan natin ang banal na espiritu. Halina, banal na espiritu. Pumanig ka, angkinin mo ako, pumasok ka sa aking buhay. Ako ay iyong akuin, ako ay iyong yakapin, tanggapin. Kaya naman, sa harap ng mga pagsubok, pwede nating masambit ang lakas ng loob na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa harapan ng mga pagsubok. Kapag kayo'y dinala sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yun, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Hindi po ba napakabuti? Napakabuti ng Diyos na ang Kanyang Espiritu ay ipinagkakalob niya sa atin upang maging gabay natin, maging kapiling, kasama-kasama sa araw-araw. Tapat po ang Diyos. Kung sinabi ni Jesus sa Mateo 28, verse 20, tandaan ninyo, ako'y laging sa inyo hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. Nangyayari ito sa pamagitan ng banal na Espiritu na nagpapabanal sa bawat isa sa atin. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang ating siguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano man kabigat ang ating mga pasaning suliranin. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa
kakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao, naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos na mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas na magpatuloy pasanin ang mga kahirapan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at paling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong singbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na galis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkulo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasugat po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubugad sa bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon.
Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang palita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan, lalo na po ang mga deboto ng Mahal na Poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation sa darating na October 22, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating All Souls Envelope sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng ating mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Inilulug namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Mr. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulalhati ka na amin.